nga pala si Teacher Ellen. Ngayon ay binigyan na naman tayo ng Panginoon ng isang araw upang matuto at makinig ng mga salita ng Diyos. Nandito na naman kami upang magbahagi sa inyo ng bagong sayaw, kanta, story, memory verse at craft. Ready na ba kayong papurihan ng Panginoon? Kung ganon ay magsitayo na tayong lahat at umpisahan na natin ang ating panalangin at ililid tayo ni Teacher Apriline. Mga bata, tayo ay umukat panalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to. I-bless na po ang bawat teacher na magtuturo po sa amin ngayon at sa mga activities na namin, kayo po ang panigay. Lord, i-bless po ang bawat isa sa amin na sana po ay umuwi po kami ng madami magtuturo. In Jesus' name we pray, Amen. Mga bata, manatili tayong nakatayo at ihanda natin ang ating mga puso at isipan upang papurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng sayaw.
Praise God! Napakagaling nyo namang sumayaw. Kung nag-enjoy kayo sa sayaw, at mas mag-e-enjoy pa kayo dito sa susunod nating gagawin. I-ready na ninyo ang inyong isip upang mag-recite ng ating memory verse na ibabahagi sa atin ni Teacher Aprilyn. Kaya tandaan ninyo, ano man ang hingin nyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kang natanggap na ninyo ito at matatanggap ninyo. Isa pa, Mark 11:24, kaya tandaan ninyo, ano man ang hingin nyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. Para sa mga sa ating action, Mark 11:24, kaya tandaan ninyo, ano man ang hingin nyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap ninyo. Isa pa, Mark 11:24, kaya tandaan ninyo, ano man ang hingin nyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap na ninyo. Yun lang mga bata! Wow! Napakatalas naman ang isip niyo mga bata at ang galing niyo mag-memorize. Ngayon naman ay umupo na tayo at kunin na natin ang ating mga ballpen, notebook at ang pinaka-importante sa lahat ay ang ating Bible. Tara na, pakinggan naman natin ang kwento na ibabahagi sa atin ni Teacher Jessica. Hi kids! Ako muli ito, si Teacher Jessica. Sa araw na ito ay itutuloy natin ang ating kwento. Alam niyo ba mga bata, na ang munting batang katulad niyo ay nakatanggap din ng kagalingan mula sa ating Panginoon. At ang story natin ay pinamagatang ang natutulog na batang babae. Ito ay matatagpuan natin sa Mark chapter 5 verse 21 to 43. Ready na ba kayong makinig kids? Tara, umpisahan na natin. Ang ating kwento ay nagsimula noong si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay tumawid sa kabilang ibayo. At doon ay inaabangan sila ng napakaraming tao. Nang nakarating na si Jesus sa kabilang ibayo, ay pinalibutan siya ng napakaraming tao. Doon ay may isang lalaking pumunta at lumapit sa kanya. Naalala niyo pa ba mga bata kung sino ito? Tama! Siya ay si Jairo. Last week ay napag-aralan natin na ang kanyang anak na babae ay nag-aagaw buhay. Kaya naman, lumuhod siya kay Jesus at nagmakaawa. Mamamatay na po ang aking anak. Pakiusap, puntahan po ninyo at patungan siya ng kamay para siya'y mabuhay. At sumama naman si Jesus kay Jairo, pati ang kanyang mga disipulo at ang napakaraming tao. At noong sila ay papunta sa bahay ni Jairo, di ba mga bata, may isang babae na dinutugo na
humawak sa balabal ng ating Panginoong Hesus. At anong nangyari sa kanya? Tama, siya ay gumaling. Nang sandaling iyon, ay may ilang mga tao na dumating mula sa bahay nila Jairo. Sinabi nila sa kanya, "Patay na ang anak mo. Huwag mo nang abalahin ang guro." Hindi sila pinansin ni Jesus. Sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang mawalan ng pag-asa. Manampalataya ka lamang." Pumunta sila sa bahay nila Jairo. Hindi na pinayagan ni Jesus ang mga tao na sumama sa kanila. Ang isinama lamang niya ay sina Pedro, Santiago at si Juan. Pagdating nila sa bahay nila Jairo, naabutan nilang nag-iiyakan na ang mga tao at naglulungsa para sa bata. Sinabi ni Jesus, "Bakit kayo umiiyak at nagkakagulo ng ganito? Hindi patay ang bata, natutulog lamang siya." Nang marinig nila ito, nilait-lait nila si Jesus dahil alam nilang patay na ang bata. Pinalabas ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa kwarto na kung saan naroon ang bata. Isinama niya ang tatlong disipulo at ang mga magulang ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, "Ineng, bumangon ka." Kaagad namang nabuhay ang bata at bumangon. Inutusan ni Jesus ang mga magulang ng bata na pakainin siya. At manghang-mangha sila sa ginawa ni Jesus. Iniutos ni Jesus na huwag ipagsabi sa iba ang nangyari. Ano kaya ang matututunan natin sa ating kwento? Si Teacher Jessica ay magbibigay ng 2 puntos na maaari nating matutunan or mapag-aralan. Una, kapag tayo ay nanalangin sa Diyos, dapat ay magkaroon tayo ng lubos na pagtitiwala na dinirinig ng Diyos ang ating mga panalangin at ipinagkakaloob niya ang mga ito. Minsan ay agad nating nakukuha ang kasagutan sa ating panalangin, hindi ba mga bata? At minsan din ay tumatagal pa ito ng 1 taon, 2 taon, or 3 taon. Katulad na lamang sa ating story mga bata, desperado na si Jairo na pagalingin ni Jesus ang kanyang anak na nag-aagaw buhay. Ngunit naantala ito noong mayroong 1 babae na pinagaling ni Jesus. At nang biglang may dumating na mga tao at sinabi kay Jairo na patay na ang kanyang anak. Sa tingin niyo mga bata, ano kaya ang nararamdaman ni Jairo sa oras na yon? Diba, maaring siya ay malungkot, maaring siya ay naghihinagpis, maaring siya ay umiyak na dahil wala na ang kanyang anak. Ngunit, tandaan natin ang sinabi ni Jesus sa kanya. Ang sabi ni Jesus kay Jairo, "Huwag kang mawalan ng pag-asa, basta't manampalataya ka lamang." Remember mga bata, pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin at ipinagkakaloob niya ito sa tamang oras. Basta't tayo ay may pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Pangalawa mga bata, ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating mga pangangailangan. Katulad na lamang sa kwento natin mga bata, ano ang kailangan ni Jairo kay Jesus para sa kanyang anak? Tama, ito'y kagalingan. Kagalingan para sa kanyang nag-aagaw buhay na anak. Tayo rin mga bata, may iba't iba tayong pangangailangan sa buhay. Maaring ang isa sa inyo or ang iba sa inyo ay nangangailangan din ng kagalingan katulad ng anak ni Jairo. O kaya, minsan sa atin ay may nangangailangan ng comfort o kaya ay pangangailangan sa school, pangangailangan sa pang-araw-araw. Ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin. Always remember that God is our provider. Hanggang dito na lamang mga bata. Salamat sa inyong pakikinig. See you next week. Paalam! Napakagandang kwento, tama mga bata? Tunay nga na tinutulungan tayo ng Diyos sa anumang pagsubok o problema na dumating sa buhay natin.
He always answers our prayers. Kaya kids, dapat ay malakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Siya ang nagbibigay ng ating mga kailangan, naririnig niya ang mga bawat kahilingan natin. At yun ay pinagkaloob niya sa atin, basta't may tiwala tayo sa Kanya. Ngayon naman kids, ay mag-alay tayo ng isang awitin. Kaya handa na ang inyong mga magagandang boses upang awitan ng ating Panginoon. Napakaganda talaga ng mga boses niyo mga bata. Ngayon naman ay ihanda ninyo ang inyong mga materials dahil gagawa na tayo ng craft. Let's watch this video! Pagkulay, pandikit, gunting,
mga panulat at siyempre, kukulay ng mga papel. Step 1. Gumuhit tayo ng muka gamit ang mga panulat at ang mga pangkulay. Sa harap, iguguhit natin ang nakapikit at sa likod naman nito ay ang nakadilat. Step 2. Gumuhit tayo ng buhok. Step 3. Gumawa tayo ng damit gamit ang makulay na papel. Step 4. Idikit natin ang nagupit nating damit. Step 5. Gumuhit tayo ng mga kamay. Ang galing nyo talaga sa arts, mga bata! Hinihikayat ko kayong mag-send ng pictures sa ating Facebook page para sa inyong craft at ipopost namin ito sa next KVH natin. Para sa ating closing prayer, tayo ay yumukan manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na to. Salamat po sa mga natutunan namin. Panginoon, sana po'y magamit po namin ito sa mga araw-araw namin at makauwi po kami lahat ng safe. Thank you po sa mga teachers namin and thank you po sa lahat. Thank you po for everything. Just make a pray. Amen! Hanggang dito na lang muna, mga bata! See you next week! Paalam!